vampire o vampira, isang nilalang na sumisipsip ng dugo ng tao. Maraming mga kwento ang naglipa na sa paglipas ng panahon tungkol sa mga vampira. At may isang kwentong alamat na tunay na pinagmulan ng vampira na may taong tinutukoy na tunay na vampira. At sa mga bago pa lang sa ating channel, pakikalabit naman ang subscribe button at bell. Si Jury Grando ay isang taga-Nayon mula sa rehiyon ng Istria na ngayon ay Croatia, na sinasabing ang unang totoong tao na inilarawan bilang isang vampira sa mga historical records. Tinukoy siya bilang isang Istrigoy o Istrigon na kahawig ng isang vampira. Namatay si Jury Grando noong 1656 dahil sa sakit. Ayon sa alamat, sa loob ng 16 na taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Jury ay babangon mula sa kanyang libingan sa gabi at tatakutin ang kanyang mga kanayon. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang kamatayan, sinabi ng kanyang mga kanayon na nakita nila si Jury na gumagala sa kanilang nayon sa gabi. Kumakatok sa mga bahay at kung saan mang pinto siya kumatok, isang tao ang mula sa bahay na iyon ang mamamatay sa loob ng susunod na mga araw. Naayon din sa alamat, sinasabing minulto, ginahasa at pinahirapan niya ang kanyang naiwang asawa. Grabe, matindi pala itong vampira na ito. Nang kalaunan ay nakaharap ni Padre Giorgio ang vampira. Iniabot niya ang isang krus sa vampira at sumigaw, "Tingnan mo si Jesucristo, ikaw na vampira. Itigil mo na ang pagpapahirap sa amin." At ang pinakamatapang sa mga taga-Nayon na si Miho Raditek ay hinabol at sinubukang patayin ang vampira sa pamamagitan ng pagsaksak sa puso nito gamit ang isang hawthorn stick. Ngunit ang stick ay tumalbog lamang sa dibdib ng vampira. Pagkaraan ng isang gabi, 9 na katao ang pumunta sa sementeryo. May dalang mga lampara, isang krus at isang hawthorn stick. Hinukay nila ang kabaong ni Jury na may 16 na taon na itong patay. At natagpuan nila ang isang perpektong na preserbang bangkay. Dinasalan ni Padre Giorgio at tinapatan ng krus. Matapos ang dasal, sinubukan nilang tusukin muli ang puso ni Jury, ngunit hindi tumagos sa laman nito. Pagkatapos ng ilang panalangin ng exorcism, si Stephen Milasic, isa sa mga taga-Nayon, ay kumuha ng lagari at nilagari ang ulo ng bangkay ni Jury. Nang mapunit ng lagari ang balat ng bangkay, sa hindi maipaliwanag, biglang sumigaw ang bangkay ni Jury nang nakakaiyak na sigaw at nagsimulang umagos ang dugo mula sa nilagaring ulo ni Jury. Ayon sa alamat, nang matapos ang pagpugot sa ulo ni Jury ay bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Ngayon, tinanggap ng mga taga-Kringa, Croatia ang kwento ni Jury Grando at nagbukas ng isang bar na may temang vampira na naglalayong akitin ang mga turista. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin and God bless us!